My God, I hate drugs. Samantala, nilinaw ng militar na ang pagpapasabog sa Sulu ay walang kinalaman sa bakbakan ng militar at ng Maute ISIS Group. Sa panayam sa CNN Philippines, sinabi ni AFP Western Mindanao Command spokesperson Colonel Jerry Besana na isang local terror group ang nasa likod ng pag-atake. What we are sure is that the terrorist group are behind it, but up to the participation of ISIS terrorist group, we cannot, they will always do that. They will always create responsibility for this kind of terrorist act. But for now, we are looking at the local terrorist group that perpetrated atrocity here. Sa ating isyu ngayon, ano ang masasabi nyo sa naganap na mga pagsabog kahapon sa simbahan sa Hulosulu? Yan ay matapos lamang maratipikahan ang Bangsamoro Organic Law. Oras na para boses nyo naman ang aming pakinggan. Bukas na ang aming Facebook Live para sa inyong mga komento. Sa iba pang balita, tatlong restaurant malapit sa Manila Bay ang pinutulan ng tubig ng mga otoridad sa formal na pagsisimula ng rehabilitasyon nito. Libo-libong mga volunteer mula sa gobyerno at pribadong sektor ang tumulong sa unang araw ng paglilinis kahapon. Kasama nilang tatlong mga cabinet secretary na siya ring nanguna sa rehabilitasyon ng Boracay noong nakaraang taon. Determinado sina Environment Secretary Roy Simato, Interior Secretary Eduardo Anyo at Tourism Secretary Berna Romulo Puyat na gawin ang lahat para maibalik ang dating ganda ng Manila Bay. The DOT will work on the following successful Boracay model or policy of no compliance to DILG and DER, no DOT accreditation, thus no opening for business. Sinamahan ni Secretary Simato at Anyo ang mga opisyal ng Laguna Lake Development Authority o LLDA sa pag-serve ng cease and desist order sa mga establishmento. Lumabag daw ang mga ito sa tamang proseso ng pagtapon ng kanilang maduming tubig. Nakapaskil ngayon ang notice sa labas ng Aristocrat Restaurant sa Rojas Boulevard, Gloria Maris Shark's Fin Restaurant sa CCP Complex at sa Esplanade, San Miguel by the Bay, malapit sa SM Mall of Asia, kung saan nakadetalye ang kanilang violation. Hindi katulad sa Boracay, wala ang ng deadline ng pagsasaayos sa Manila Bay dahil lubhang mas mahirap gawin ito. Pero nais daw ng mga opisyal na gawin itong angkop na paliguan ng mga tao sa lalong madaling panahon. Wala tayong timeline kasi alam naman ninyo, very ano eh, very variable itong mga sasagupain namin eh. May mga areas dyan na iba naman ng mga circumstances na nagbibigay ng dumi sa tubig. Understand now why the President ordered us to fix Boracay. Because that is the prelude to the final battle, which is to save Manila Bay. Kayo ay nasa newsroom ngayon. Sa pagsisimula ng rehabilitasyon ng Manila Bay, muling nabigyan ng atensyon ang tamang pagtatapon ng water waste para mapangalagaan ang mga yamang tubig. Malaking tulong dito ang tinatawag na water recycling o pagtipid ng tubig sa paraang mapapakinabangan nito muli. Ito ay lalo patayin sa pag-aaral ng Environment Department, 70% umano ng 160 billion cubic meters na available na tubig ng bansa ay nawawala o nasasayang lang. Kaya't ngayong umaga, pag-usapan natin ano nga ba ang water recycling at paano makakatulong ang sewage treatment plant sa adhikaing ito. Panauhin natin ngayong umaga si Dr. Robert So, President and Chief Executive Officer ng Ecosystem Technology International Incorporated. Good morning po sa inyo, Dr. So. Good morning, ma'am. Can you enlighten us and our viewers, ano ba yung mga pwede natin gawin na hindi natin ginagawa or hindi pa widely na pinapractice na sana makakatulong with maximizing our water resources? Yes. You know, 70% of the water that we consume goes to wastewater. Mm-hmm. And we know for a fact na yung climate change ay napakalaking epekto sa ating water resources. So, since 2002, ang nakapag-develop po tayo ng teknolohiya para magamit po yung tubig na madumi. Mm-hmm. So, for example, ang SM, since 2004, nagre-recycle po tayo ng tubig para magamit nila pag-flush ng toilet at pang-cooling tower nila. No? Last year alone, based on the website ng SM, they're saving about 5.7 million cubic meters of water. That's amounting to about 300 million pesos
of savings annually. Just by using a certain technology, saan po galing yung tubig? Yung halimbawang malinis na tubig or nagiging madumi na siya, tapos gagawin mong pang-flush halimbawa, where does it come from? These are generated sa ating mga paggagamit sa sa banyo, mm-hmm. sa kusina, sa paglaba, panligo, at sa mga factories ano, that ginagamit pang linis ng mga kasangkapan. Mm-hmm. How widely spread is this being used now? Marami na bang aware dito ng mga kumpanya? Kasi sila yung mga bumibili ng mga ganyang klaseng teknolohiya para ilagay no, doon sa kanilang mga sistema. Opo, at ito ay isang bagay na napagaganda no, na yung awareness ng ating mga kababayan na kailangan tumulong sila sa paglilinis ng ating kalikasan, ano? Yes. Maraming na nakakaalam nito among Filipinos. Is it being widely used? And what's deterring them? Anong, what's stopping them from using this? Mahal ba? Actually, tayo lang po ang nakapag-recycle ng tubig using my own patented technology. Mm-hmm. And this technology has been widely used by the SM Group and some other blue chips companies, ano? And as they're part of their CRS. At ang napakaganda rito, ang paggagamit ng ating teknolohiya ay naging isang investment. Mm-mm-mm. Kasi po yung... In the long run, ho, actually... Makakatipid. Opo, kasi yung tubig, imbes na gumagamit po tayo ng tubig na galing sa Manila Water o sa Maynila, ito ay ginagamit natin galing sa mga maduming tubig. Oo. At yung tubig na yan, ay pag na dumaan po sa ating treatment, ay nagiging malinis. So meron na, kinontak na ba kayo, Doc, ng mga ano... ng mga bawa yung mga maipapasarang mga establishmento halimbawa yung may mga concern about diyan sa Manila Bay, kinontak na ba kayo and they want to use this for example? Opo, at tayo naman lagi tayong handa tumulong ano sa ating mga kababayan lalo na how to bring down yung cost of treatment. Mm-hmm. Yun isang malaking bagay na nagagawa po natin ano, instead na gagamit ka ng mga dayuhang teknolohiya. Uh-huh. Napakamahal po yun. Mm-hmm. And your message sa mga nanonood po sa atin ngayon, especially in line with this major rehabilitation project of the government for Manila Bay? Opo, ito ay isang malaking programa ni Presidente na for the last, I think, 50 years, ngayon lang ko tayo nakarinig na ganong klaseng magnitude of support ano, coming from the national government. We really look forward that this project will continue to sustain. Ano po? Maraming pong salamat, Dr. Robert Soh, President and Chief Executive Officer ng Ecosystem Technologies International Incorporated. Malungkot naman pong balita sa industriya ng musika. Pumanaw na ang isa sa mga haligi ng rock music sa bansa na si Pepe Smith. Nag-post sa Facebook ang kanyang anak. Ang anak ng Yumaong music legend na si Daisy Smith Owen. Nagpasalamat siya sa kanyang namayapang ama. Ang dagdag pa niya, quote, "I know you're in the best place now. No more pains, Papa." Nakilala si Pepe Smith noong dekada 70. Miyembro siya ng bandang Juan de la Cruz. Ilan lamang sa mga sikat niyang kanta ang Balong Malalim at Beep Beep. Pumanaw na si Smith sa edad na 71. Tatlong beses nang na-stroke ang rock icon. Una noong April 2015, pangalawa noong July 2016 at pangatlo noong November 2017. Nakapanayam pa ng CNN Philippines si Smith noong September 2017 kung saan ipinamalas niya ang kanyang galing sa pagtugtog. Samantala, sa pagbabalik ng Asia Songbird Regine Velasquez sa kanyang home network, marami siyang itinuturing na unang pagkakataon ngayong 2019. Nakapanayam ni Angel Jacob si Regine tungkol sa kanyang mga plano para sa taong ito. Marami pa rin pala akong hindi pa nagagawa, like for example, being a judge
in a singing contest. I've never done that. I'm doing a sitcom, which I've also never done before. You know, being able to work with artists that I haven't worked with. It's all happening. And then, ngayon iniisip ko na, what about the other artists na hindi ko pa talaga nakatrabaho? Like Sharon, Sara. So there are so much possibilities. That alone, I'm so excited, you know, looking forward. So it's wonderful. Matapos ang halos dalawang taong pagpaplano, matutuloy na rin ang pagsasama sa isang concert ni Regine at ng komedyante na si Vice Ganda. Na ito ang kwento ng mga awit sa kanyang karanasang makatrabaho si Vice para sa kanilang nalalapit na three-night concert. Siyempre may monologue siya na patawa talaga ng bonga-bonga. Siyempre ako din, meron din akong side. But us together, doing a number together, hindi pa natin alam kung ano yun, di ba? So, yun ang surprise doon. How is it working with Vice Ganda na idol na idol si Miss Regine Velasquez? Ito na nga, kasi nga nag-umpisa yan. Nagre-Regine-Regine. Dalawa sila, si Anton Diva at siya. And they used to watch all my concert. Yun na nga, finally now, we're doing a concert together. But if it's a dream for him to work with me, it's also a dream for me to work with him. He's the biggest star now. I'm happy to be working with him. Abangan ang panayam kay Regine Velasquez.